Hello guys, good evening. So once again, magbabasa na naman ako ng isang spooky story para sa pangilabot nating lahat. So huwag natin patagalin. Ang title ng story nito, okay, actually nakita ko maraming mga stories na ginawa na sinentong sender na to. And then lahat tinitle niya ng creepy stories. So ako na lang magbahala magbigay ng title sa mga stories niya. So ilalagay ko na lang. So makikita niyo kung ano yung pinili kong title para dito. Anyway, so ito na, wag na tayo masyadong mag-segue. Okay, ako si Sharon. Bata pa lang ako nang mapansin ng parents ko na may kakaiba sa akin. At sa pagtanda ko, mas lalo ako naging curious sa paranormal. Nag-research ako, sumasali sa iba't ibang grupo na makakatulong kung paano ko i-handle ang kakaihang ito. At nagbabasa ng iba't ibang libro tungkol sa paranormal. Dito ko ikukwento sa inyo na may buhay sa kabilang buhay at kung paanong ang mga naranasan ko ay magpapatunay na minsan ang kakayahan kong ito ay isang gift at minsan naman ay isang curse. So, unang experience. Ikinuwento ko ito sa akin ng nanay ko. 6 years old ako nung umuwi kami sa Pangasinan. Sa probinsya ni Papa. Namatay kasi ang tatay ni Papa, yung lolo ko. Unang araw namin, naalala ko pa na sinalubong kami ng mga kamag-anak namin sa side ni Papa, tito't tita at mga pinsa na first time ko palang makikilala. Matagal na kasing hindi nakaka-uwi si Papa sa probinsya at hindi nabibisita sila lolo at lola at mga kapatid niya doon. First time ko noon makapunta doon, para lang sa burol at libing ni Lolo, na tulad ng ibang kamag-anak ay hindi ko pa din nakikita at nakikilala kahit kailan. Pumasok kami sa bahay at andon sa sala ang kabaong ni Lolo. May malaking picture siya. Payapa naman ang lahat, walang umiiyak at mas marami ang nagkikwentuhan. Pagpasok sa sala, dali-dili akong tumakbo papunta sa kabaong. Gusto kong silipin kung sino ang nakahiga sa loob. Tapos, lumapit ako sa malaking picture at nakangiti akong hinaplos-haplos yun. Natuwa ang mga kamag-anak namin sa kinilos ko. Para daw bang tuwang-tuwa ako sa picture ni Lolo? Pero medyo nawala ang mga ngiti nila nung nagsalita ako. Mama, di ba siya yung bisita natin kagabi sa bahay? Yung kalaro ko? Nagulat daw si mama sa sinabi ko. Ha? Yun lang daw ang nasabi niya. Tapos sinila niya ako palapit sa kanila, pati mga tito ko at tita nakatingin sa akin. Siya, kalaro ko po siya kagabi eh. Si Lolo Boning daw siya. Sabi niya sa akin, Apo, dalawin mo si Lolo ha? Dito pa lang bahay niya ma, picture niya yan eh. Anak, sure ka? Kasi si Lolo patay na, andyan siya o, nakahiga. Sabi ni Mama, hindi po ma, buhay yan. Naglaro kami kanina, o kagabi, hanggang kwarto, nagsolve pa nga kami ng mga puzzles. Napaiyak na lang ang mga kapatid ni Papa, pati si Papa umiyak. Hindi daw ako nakalimutan dalawin ni Lolo bago pa siya mamatay. Okay, so ito yung second experience. Grade 5 ako nung may nakilala akong isang lalaki. Kaedad ko rin siguro, nakilala ko siya sa school. Naka-uniform siya kaya naisip ko na schoolmate ko siya. At nang tanungin ko siya, grade 5 section 6 daw siya. Section 1 ako noon. At tuwing pupunta ako sa section 6, wala naman siya doon. At hindi siya kilala ng mga estudyante doon. Siya si Peter Paul. Lagi ko siyang nakikita mag-isa sa loob ng gym, nakaupo sa mga benches. Minsan, tinanong ko siya kung bakit din ko siya nakikita sa classroom. Pero hindi siya sumasagot. Instead, sasabihin niya lang lagi, miss ko na ang mami ko. Pag niyayaya ko siya, sumama sa akin sa labas ng gym para ipakilala ko sa mga kaibigan ko, ayaw niya. Pag naman pumupunta ako sa gym na may kasamang kaibigan, hindi ko naman siya nakikita. Isang araw, uwian na, umuulan ng malakas at sa pagkakaalala ko ng mga bagyo, may bagyo noon.
Pumunta ako sa gym para doon hintayin si Mama. Pagpasok ko, may mga students din doon na nakatambay. Naghihintay din siguro ng sundo. Andun siya sa pinakasulok na bench. Nilapitan ko siya. Paglapit ko sa kanya, sinabi niya lang ulit, "Miss ko na ang mami ko." Sabi ko sa kanya, "Sama ka na lang muna sa bahay namin." Nung dumating na si Mama, niyaya ko na si Peter Paul papunta sa kotse. Pagbukas ko ng pinto, sabi ko, "Ma, sama muna natin friend ko sa bahay, wala siyang sundo eh." At dahil sanay na si Mama na sinasama ko ang mga friends ko sa bahay at dun susunduin ng parents, umokay na lang si Mama. Nakaupo na ako sa back passenger seat, lumingon si Mama sa akin at nagtanong, "Nasaan na yung friend mo, anak?" Sabi ni Mama, "Eto po, katabi ko." "Anong name ng friend mo? Boy or girl?" "Mama, Peter Paul po ang name niya. Saka boy po siya, oh. Tingnan mo, pang boy yung uniform niya. Sa atin po muna siya, Mama, ha? Kasi namimiss na daw niya mami niya." Hindi ko na maalala kung anong reaksyon ni Mama nung mga time na yon. Dumating kami sa bahay. Pinapasok ko si Peter Paul. Inalok ng pagkain pero ayaw niya. Umakyat ako sa kwarto para kumuha ng laruan. Pero pagbaba ko, wala na siya. Tinanong ko si Mama kung sinundo na ba si Peter Paul. Sabi ni Mama, hindi daw. Pero hindi ko na siya makita. Kinabukasan, pumunta ako sa gym. Wala na siya. Yun na ang huling beses na nakita ko si Peter Paul. Hanggang sa nakalimutan ko na siya. At ngayong matanda na ako, naalala ko ang mga nangyari. Napagtanto ko na si Peter Paul ay isang kaluluwa. Isa sigurong student sa school namin na gumagala-gala pa rin doon yung kaluluwa. Pero marahil, nang isama ko siya sa bahay at ay tuluyan na siyang naligaw. At baka nasa ibang lugar na siya namamalagi ngayon. Okay. So, ayun. So, ayan yung mga kwento ng sender. So, ito yung actually unang experience niya. Okay. About dun sa unang story. Ayun. So, medyo touching dali. Paano paborito ko yung word na yung touching? So, ayun. So, kasi siguro dahil nga hindi natin makakapagkakaila na yung mga iba na malayo yung mga bahay dun sa mga lolo nila, sa mga lola, hindi na talaga natin nabibisita yung mga kamag-anak natin dahil nga sa So, syempre, busy yung mga parents natin o busy tayo. Then, minsan nakakalimutan natin silang bisitahin. So, yun nga. Dahil nga sa nakakalimutan natin silang bisitahin, sila yung bumibisita sa atin. And then, yun nga, sadly, hindi na sila buhay minsan kapag bumibisita sila sa atin. So, wag sana, yun nga, ang lesson dito, sana wag na natin hintayin na wala na sila saka natin may isip na parang basa na binisita natin sila nung nabubuhay pa sila. Ganyan-ganyan. So, yun nga. Unless gusto mo na ikaw bisitahin ng kaluluwa, ikaw yung bumisita sa kanila ngayon sa cemetery or bakit pahihintayin mo na mamatay sila? So, syempre, habang buhay sila, so, doon mo iparamdam sa kanila na importante sila sa'yo. Doon mo ipakita sa kanila na nag-care ka sa kanila and then so on. Doon naman sa second story, so, yun nakakalungkot. So, hindi natin alam kung ano bang meron nung kay Peter Paul na so, doon ba siya namatay sa school? Or talagang estudyante lang ba talaga siya doon na sabihin natin namatay siya ng bata and then hindi niya pa rin siya makamove on, hindi niya pa rin alam na patay na siya. So, hinihintay niya pa rin yung mama niya na sunduin siya mula doon sa school. So, hindi natin malaman kasi makakalungkot talaga yung mga ganun, yung mga pagbata talaga yung namatay. Sobra. Hindi ko talaga parang parang mas lalo ako nababother kapag ganun, pagbata yung namamatay kasi nga masyado pa silang musmus para mawala dito sa mundo, hindi man lang talaga nila na-experience kung paano maging isang mature na adult, katulad natin, ganun. Anyway, so pagdasal na lang natin yung mga kaluluwa ng mga ganun klaseng mga nila lang, so sana matahimik sila and then sana makapunta na sila sa langit and then nila siguro ma-experience yung kaligayahan ba, na hindi nila natamo dito sa mundo. Okay, so yun lang muna sa ngayon. So, thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Bye-bye!